Fire signs, tignan po natin kung ano yung mensahe sa'yo ngayong March 2, 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga gusto naman pong magpa-private reading, makikita nyo po yung link ng aking Facebook page sa description box below, Tarot Intentions by Aliana Reyes. So, tignan na po natin, ayan, kung ano ba ang mensahe sa'yo ngayong araw na ito pagdating po sa iyong trabaho. So, mayroon tayo ditong the star. So, everything is going well naman dito sa trabaho mo. Ayan, yung iba sa inyo, pwedeng nasa malayo po kayo. So, sobrang namimiss nyo yung family ninyo. So, meron dito, pwedeng hindi kayo nakakapag-focus sa inyong trabaho. Pero, you try your best na makapag-focus dito. Ayan, iba sa inyo medyo napapagalitan kayo dito, nasa sermonan, kasi nga pwedeng yung isipan ninyo lumilipad, fire signs. Ayan, so pwedeng mayroon dito na homesick pagdating sa trabaho kung kayo po ay nasa malayo. Yung iba naman po sa inyo, ayan, pwedeng may announcement, may meeting kayo ngayong araw na ito. So sabihin natin yung mga pinangako po sa inyo is po pwedeng madedelay siya. Ayan, may delay. 2 weeks yung naririnig ko dito. Basta merong delay dun sa pinangako sa'yo pagdating dito sa trabaho. So, ayun, kailangan mo lang tatagan yung loob mo dito. Yung iba po sa inyo, pwedeng may parang sabihin natin na tingnan mo kasi parang hinahabol, hindi ba? So, pwede po na hinihintay nyo talaga yung bagay na to. Pwedeng sabihin natin, salary increase o kaya promotion o kaya naman ano ba yung pinangako sa'yo na hanggang ngayon ay hindi pa rin binibigay. So, pwede kasi na yun yung dahilan mo o yun ba yung dahilan o yun yung pinangako nila sa'yo para magstay ka dito sa trabaho pero hanggang ngayon wala pa rin. So, medyo na-frustrate na kayo talaga dito at naiisipan nyo na talaga na i-pursue yung gusto nyong i-pursue. I-pursue yung trabaho, fire signs na gusto ninyo, na alam ninyong mas makakatulong sa inyo, mas makakatulong sa family ninyo. So, tignan po natin pagdating naman sa money. Spirit guide, pagdating naman po sa kaperahan, kamusta naman po si fire signs? Tignan natin, Aries, Leo, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Mayroon tayo ditong 8 of Cups. Mayroon tayo ditong Page of Cups. At mayroon tayo ditong The Tower. So, may good news ka naman na marireceive dito pagdating sa money. Okay, sabihin natin, yes, may delays nga sa kung ano man itong hinihintay mo. Pero pagdating naman sa money or kung money man nga itong hinihintay mo, pagdating dito sa trabaho mo, ibibigay pa rin naman yan sa'yo. Kaya lang kasi tingnan mo. Diba ano yung sabi ko? Kaya ka nag-i-stay dyan dahil dun sa pinangako sa'yo. Maaring big asset ka talaga, fire signs, dyan sa trabaho. So ano ba yung pwede mong gawin? Ayan. Ito o, parang kailangan mong umarte na aalis ka na. Okay, na hindi mo na kaya. Ayun, mukhang mapipilitan po na ibigay sa'yo. Or kung hindi man yung hinihintay mo yung ibigay sa'yo, may parang sabi natin, may mas better pa na ibibigay sa'yo. Ayan, or may mas better ka pa na marireceive ngayong araw na to. Kasi this is good news. And this is surprise, bali siya. Ayan, mukhang may surprise para sa'yo dito pagdating sa iyong kaperahan. Tignan po natin, Spirit Guide. Okay, pwedeng iba sa inyo, titignan nyo na kung kayo po ay mahilig mag-ipon sa alkansya, ganyan. Or kung saan nyo man iniipit, fire signs yung mga pera ninyo, pwedeng ngayong araw i-check ninyo. Ayan, tapos magugulat kayo kasi malaki na pala yung naipon ninyo. Tingnan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo pagdating naman sa negosyo. Spirit guide, pagdating po sa negosyo, kamusta naman po si fire signs? Meron tayo ditong Page of Pentacles. Ayan, pasensya na po sa tahol ng aso. So, na ba tayo? Ayan, Page of Pentacles. Pagdating to sa negosyo. Okay.
Ayun, masyado kayo nakafocus naman sa isang bagay dito or sa isang product. Check nyo po yung lahat ng products ninyo. Kasi meron dito, fire signs pwedeng na-expire na or pa-expire na pero hindi nyo pa na-out. So, ang nakikita ko nga ay sobra kayong nagpo-focus lang sa isang products ninyo. Yes, kasi yung products nyo na to, ito talaga yung mabenta. Kaya lang, ibenta nyo muna yung iba nyo mga products pa para hindi kayo masayangan dito, oh. Ayan, yung iba naman po sa inyo is, sinasabi dito ni Universe na huwag na kayong manghinayang kung meron man mga nawala sa negosyo ninyo. Kasi mababawi nyo pa naman po yan. And also, hanap po kayo ng mga taong mapagkakatiwalaan talaga. Kasi yung mga nakapaligid dito sa inyo or yung mga staffs mo, ayan po, pwedeng medyo malilikot yung kamay. As in, kailangan mo talagang bantay, kailangan talaga pag ano, bantay sarado ka dito sa business mo. Fire signs. Kasi mabait yung iba sa inyo, fire signs eh. Pag meron talaga kayong pinagkatiwalaan, pinagkakatiwalaan nyo talaga ng buo. Ayan, hindi kayo nag-iisip ng negative things or mga, yun nga, mga negative na bagay dun sa tao na yon. Kaya ito, yung iba sa inyo, naaabuso kayo. So maybe yun din yung regrets ninyo dito. Ayan, so, ayan, mag-focus kayo. Pero tingnan nyo muna yung iba nyo pang mga products kasi baka may pa-expire na. And after that, ayan, then, pag nabenta nyo na, tsaka po kayo mag-focus dun sa talagang napakabenta ninyong products. I mean, mag-focus na talaga kayo, yung solo na lang. Yun na lang talaga yung, kunwari, ibebenta ninyo, ganyan, imamarket ninyo. So, tignan po natin pagdating naman sa love life mo. Spirit guide, pagdating naman po sa love life, we have the Fool. Mayroon tayo ditong the Magician. Mayroon tayo ditong Six of Swords. So, yung iba sa inyo, nasasawa na kayo dito. Fire signs, kasi parang paulit-ulit na lang yung nangyayari sa relationship ninyo. May gagawin na kasalanan, makikipag-ayos. Parang ikaw dito ay you are ready na to move on. You are ready na to let go this relationship. Tingnan natin. Yung iba naman po sa inyo, happy naman kayo sa relationship ninyo. Ayan, parang ano ba, natanggap nyo na ganyan talaga yung person ninyo. Ano, parang wala ka nang magagawa. Sige na, ayan, ayan na talaga siya. Tignan natin. Spirit guide. Okay, tignan natin. Yung iba naman sa inyo, pwedeng nag-explore kayo ng person mo ngayon. Pwedeng meron dito naghahanap ng bahay. So, may iba dito. Pwedeng nagta-travel kayo together. Check po natin. Love life po ni Fire Signs Spirit Guide. Kamusta po ngayon? We have love language, quality time. Ayan nga, iba sa inyo. Be the witness to each other's lives. So, ito, mas marami kayong time together. Yung iba nga sa inyo ay nag-e-explore kayo together. Meron kayong quality time. Nag-spend kayo ng time together with your person. Check pa po natin ano pa yung pwedeng paparating sa'yo ngayong araw na ito. Spirit guide, ano pa po yung pwedeng parating kay fire signs ngayong araw na ito? Ano pa po ang pwedeng parating kay fire signs? Spirit guide, we have main male. This could be you, this could be someone nakadeal mo. Or malaki yung ambag sa life mo ngayon, toil and labor. Pwedeng pagdating to sa trabaho. And mature woman. Meron tayo ditong despair. We have wealthy man. So ito, pagdating sa trabaho talaga, ayan po. So, nahihirapan na yung iba sa inyo. Stress yata kayo ngayong araw. Ayan, basta nga may meeting kayo dito. And we have the lovers. Ito, pwedeng yung iba naman sa inyo. Kasi may mature woman tayo dito, despair and lovers. So, yung iba sa inyo dito, pwedeng, ano ba, lagpas na. Some of you, pwedeng 32 years old na kayo. Or 6 years to 15 years na kayong single. Or 15 years yung kakatapos nyo lang na relationship. Ayan po. So, ayan mga numbers na yan. Pwedeng mahalaga yan talaga sa inyo. So, ito, meron dito na nawawala na ng pag-asa na magkakaroon pa ng relationship. Pwedeng si mature man yan or si mature woman. And, ayun nga po, parang ito. Gusto nyong, nawawala na kayo ng pag-asa yung iba naman sa inyo na maayos pa yung relationship ninyo. Nanghihinayang kayo dun sa pinagsamahan ninyo. Ayan. Some of you, 6 years na single or 15 years na single. Okay. Pagdating naman dito sa trabaho, ayan, pinapakita naman dito na
And meron tayo ditong wealthy man. So, pwedeng ang kausap mo talaga dito ay yung boss mo. Mm-mm. Ayan. Ito, may nagre-reklamo kasi dito pagdating sa sweldo. Ayan, siguro nga yung iba sa inyo, fire signs, ay nagre-request kayo ng salary increase. Kasi actually, merong nag-offer sa inyo na mas mataas pa. Okay? Or sabihin natin, kung hindi man mas mataas, ay pantay lang dyan sa trabaho mo. At ito, parang syempre, kailangan mo ng tactic, kailangan mo ng strategy. Ayan, kaya yung iba sa inyo, nagre-request kayo ng mas mataas na salary. Tapos, kung hindi mabibigay, or ano lang naman, sabi mo lang to na gusto mo nang umalis sa work. Ayan, kaya lang kasi ayaw kang paalisin dito. Sabi ko nga sa'yo, isa ka sa mga asset dyan sa company ninyo. Ayan, malaki yung ambag mo talaga. So, ito po yung mga lucky numbers mo. 1, 38, 6, 32, 13, and 15. Maraming salamat po and see you again on my next video. Bye-bye, fire signs!